to this point in time, sobrang masakit pa din. Masakit pa din yung pagkawala ng nanay ko. Siguro last ano lang siya. Last April 21, nung nawala yung nanay ko last. Hi guys, welcome to my vlog. So, for today's video, I'm going to show you our place. So, ito siya guys, yung lugar namin. Bukid na bukid siya. Major crop dito guys is mga tubo. Sugarcane yung pinagkakitaan ng mga tao dito sa amin. So, ito guys, I'm with my little dog. Dito kami ngayon sa bukid. So, ayan guys. So, pag andito ka sa bukid, pag sinabing kahanggan, actually, ang layo nun is mga ano, na malayo talaga siya. So, actually, yun ang kapitbahay namin. You know, sana, sa dulong yon. Ganito pag sa bukid, pag sinabing kapitbahay, na totally na dikit na dikit yung bahay niya, pero malayo. Malayo yung pagitan. So, yun guys. So, kamusta na kayo guys? Maraming salamat sa mga umaten sa aking LS, sa mga silent LS ko. Thank you guys for coming. So, pasensya na kayo. Hindi ako ganong kagaling magsalita at yun. Medyo boring kasi hindi ko palang paano yung gagawin ko. Ngayon pa lang ako nagsisimulang mag LS guys. Actually, matagal na akong nanonood ng mga LS pero ayun. Mahirap yung ano, kung ikaw na mismo yung host, ikaw na yung magsasalita. Parang, pag ano ka na, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. So, sa 1,880 na subscribers ko, maraming salamat guys sa inyo. Talagang, super thank you and super blessed ako na andyan kayo lahat. Maraming salamat talaga. Then, sa mga katim ko, thank you so much, Team Love Love. Especially to Taong Bahay TV, our founder, and to the admins. Talagang thank you so much. Nahanap ko yung, sa inyo, yung pamilya ko sa YouTube. Pati na rin sa Organic Pilak. Thank you po sa admin, sa Team Binaliwala and Team Tulungan. Thank you so much guys. Napaka supportive ninyo, wala akong masabi, the best kayo guys. So ito guys, ayan. Tsaka nga pala sa Pilam Tribe, thank you so much, though hindi na siya ganun ka-active. And syempre, I would like also to thank to J-Heart TV. Sila din yung tumulong sa akin. Former member ako ng tawag dito. So, former member ako ng Team Barangay Hugot. So, regards sa inyo din. Ayun guys. Pag ano pala pag YouTuber ka, medyo kumakapal yung mukha. Kasi, kailangan mo humarap sa camera, which is, hindi naman common ko na ginagawa. So, ang kaharap ko lang palagi is yung mga bata. I'm 16 na mga estudyante, ganun kadami. Nasa public school kasi ako, guys. So, yun. 60 to 70 students araw-araw yung per class na kinakaharap ko at doon ako nagsasalita. And then, ayun, doon ako sanay, so hindi sa camera, pero ayun nga, noon natutunan ko si YP. Medyo kailangan kumapal yung mukha para
magsalita. Even in the public, kailangan mong ano, lakasan yung loob mo. So, ayun guys. So, ayun guys. Sana guys, pag na-reach ko na yung 2K, andyan pa rin kayo. And, so, ayun guys, share ko lang din. May nag-PM nga pala sa akin about dun sa 14 facts about me. So, sabi niya dapat ano daw yun, dapat 20 facts or 24 facts about me. So, wala na kasi ako maisip about sa doon. So, actually, my real name is ano, Fernando D. Rodriguez. Yun. Nagtapos ako guys ng ano, Bachelor of Secondary Education, major in mathematics, isang private Catholic school. Ayun, so hindi naman ako ganun kadasalin, pero na-impluensyahan din ako ng school para mas strengthen yung faith ko kay God. And ano, my birthday is May 30. After this point, single pa din ako guys. Single. Ayun, and then siguro at 12 years na ako in the teaching field. So I'm handling mathematics subject. Ayun, ano pa ba? Nawawala ako guys. So actually pumapasok pa rin ako during weekends. I'm finishing my Master of Arts, major in mathematics din. So, pero actually, I have completed my academic requirements for Master of Arts, major in Educational Supervision. Para guys, yun sa ano, pag gusto mo mag-principal. So ngayon, major in math na yung kinukuha ko. And then, tumabaan ako ng sobrang taba. Dati ang payat ko. Ngayon, you know, ang taba-taba ko na, guys. Ang laki-laki na ngayon, guys. Bali, ako yung bunso sa amin, yung magkakapatid. So, ayan niya. Since ako yung bunso, doon hindi naman kami mayaman, pero, ayan niya. Siguro, bilang bunso yung atensyon, yung pagmamahal, at saka, naging, ano, yung todo sa bunso. Tapos makananay ako guys. So in ano, up to this point in time, sobrang masakit pa din yung pagkawala ng nanay ko. Siguro last na lang siya, last April 21 nung nawala yung nanay ko last year. So actually wala pa siyang 1 year. Kaya ano, sobrang napakasakit sa akin. Sobrang ako, I am too dependent siguro. Dependent ako sa magulang ko, sa tatay, sa inay, and sa mga kapatid ko. Ayun. So ngayon, I'm trying to be an independent one. And guys, napapayak ako. Kasi pag nanay na yung pinag-uusapan topic, naiiyak na talaga ako guys. Sobrang mahal ko kasi yung nanay ko. Kasi pag umuwi ako dito sa amin, siya lagi yung una kong hinahanap. Ng mga dala kong pasalubong, laging sa kanya ko ano, binibigay. Siya yung una kong hinahanap. So, pasensya na kayo guys. Talagang ano, when it comes to family, to parents, siguro yun ang weakness ko. May family. So, yun. Pasensya na kayo guys. So, yun guys. I'm back. So, napayak na naman ako doon guys. Anyway. So,
Ayan. Tapos, ano pa ba? Ano pa yung nag... Actually, kasi 14 facts lang yung na naisali ko doon sa ano. Dapat daw pala 20. So, nadagdagan ko na siya ng 4. So, 18. Dalawa na lang. Ano pa ba, guys? Ayun. Nagturo na din ako sa private school. Then, I transferred to public school. And, ano pa ba? Ayun. So, favorites. So, siguro, ang favorite ko is, ano, chicken and spaghetti. Ayun. Yun yung dalawang paborito ko. And, tinola. Mahilig din ako sa tinola. I like eating chicken tinola. Ayun. And, mga hobbies ko, siguro, mahilig kasi kaming umakyat ng bundok. Ayun. At saka mahilig akong gumala. I've been to different places here in the Philippines. So, actually, binabalak namin na mag-abroad naman ng mga friends ko. Though, hindi ko pa maayos yung passport ko kasi may konting problema sa birth certificate ko. And then, ayun. And, favorite destination ko, or dream destination ko, siguro, actually, I have 3. Japan, New Zealand, and Korea. So, yun yung tatlong dream destination ko, guys. Japan, New Zealand, and Korea. And, ayun niya, ano pa ba? And my favorite sports, guys, is bowling and swimming. So, yung dalawang yung talagang, ano ko, sports ko, bowling and swimming. Since mahilig akong maligo. Ayun. Do mga basic lang naman yung alam ko. And lastly, guys, nililabel nila akong hugoterong advisor. Since my subject is mathematics po, nilalagyan ko ng mga hugot, especially sa lessons, para mas hindi maboring yung mga estudyante ko, para ma-enjoy nila yung klase. Since mathematics, for all you know, madaming sasabi na they hate math, masyadong mahirap. So, I just wanted them to feel na light yung aming discussions, and then tumatawa sila, hindi ganun ka-boring yung klase. And finally, guys, when it comes to relationship, I've been into siguro hindi, hindi lang siguro ako ganun kaano, paano ko ba sasabihin, though I had relationships, pero ayun, hindi nga naging successful. So parang natatakot uli ako mag-try. So, ayun. So, ayun, guys. That's it for today's video. So, maraming salamat uli. I hope you enjoy this one. So, please like, comment, and share this video. And please don't forget to subscribe to my channel. So, it's our channel. So thank you so much, guys. Bye, guys. God bless.